Hello teachers! Welcome back to my YouTube channel. For this video, ipapakita ko po sa inyo yung ginawa kong lesson exemplar in Filipino 1 using the IDEA instructional process para sa ika-apat na markahan. Ang topic po ng subject na ito ngayon ay pagtukoy at pagbuo ng mga salitang magkatugma. So, para sa unang part, makikita niyo po dyan yung ating layunin. By the way, teachers, ang lesson exemplar na ito ay hango pala sa MELC. At pasok na rin dito yung ating RPMS for school year 2021 to 2022. So, magbalik tayo sa layunin. May apat na layunin akong inilagay dyan. Una, natutukoy yung mga salitang magkatugma. Pangalawa, nakabubuo ng pares ng salitang magkatugma. Pangatlo, nagpapamalas ng mabuting pakikipagkapwa sa mga katutubong mangyan. Ayan po ay yung para sa ating objective 10, kung saan tumutukoy ito sa ating mga indigenous people. At pang-apat naman ay nagpapamalas ng kabutihang asal. So, ito naman po ay tungkol sa objective 9 natin, yung children with special needs. So, makikita nyo po yan sa baba. So, letter A, panglilalaman, pamantayang panglilalaman. So, natutukoy ang mga salitang magkatugma at ang kanyang pamantayang pagganap ay nakabubuo ng mga pares ng salitang magkatugma. So, baba na natin. So, ito yung mga code kung saan siya makikita. At meron din akong karagdagang kagamitan dyan. Naglagay ako ng YouTube link kasi kumuha ako ng isang video sa YouTube. Siyempre, wag natin kalimutan na sabihin o kung sino yung nagmamay-ari ng video na yun, kung kanino yung copyright claim. So, punta na tayo sa pamamaraan. So, ang ating introduction, ipapaalala ng guro sa mga bata ang panuntunan sa ODL. So, kung gagamitin nyo ito sa face-to-face, papalitan nyo lang yung mga pamantayan. So, balikan natin, natutunan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa pandiwa. Magbigay ng mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. So, sa pagsisimula ng ating topic, talakayin ang mga panuntunan at paalala para sa online class. O palitan nyo lang po yan kung ito ay gagamitin ninyo sa face-to-face demo teaching. So, may video po dyan. Ito ay video na nakalagay sa PowerPoint. Yan, tingnan ang larawan at sagutin yung mga guide questions. So, ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Nasubukan mo na rin bang maligo sa ulan? Ano ang iyong nararamdaman habang naliligo ka sa ulan? So, ito yung pinaka-motivation natin. So, punta na tayo sa letter B, development o pagpapaunlad. So, basahin sa mga bata ang tula. So, mayroon dyang nakalagay na tula. Ulan, ulan, pantay, kawayan. Bagyo, bagyo, pantay, kabayo. So, itanong, ano ang napansin mo sa mga salita na nasa hulihan ng bugtong? So, hayaan po natin makapagbigay ng sagot ang ating mga estudyante. So, after po nun, sasabihin na natin na magkapareho o magkasintunog ang mga hulihan ng salitang ulan at kawayan. Gayun din ang mga salitang bagyo at kabayo. Tapos, ipapakilala na po natin ang ating paksa na ang mga salitang magkapareho o magkasintunog ang hulihan ay tinatawag natin magkatugma. Magbibigay ang guro ng iba pang halimbawa ng mga salitang magkatugma. So, narito po yung mga ilang halimbawa ng mga salitang magkatugma. Dahon, kahon, lata, mata, baso, laso, lapis, ipis. So, ipapanood sa mga bata ang video upang lubos nilang maunawaan ang mga salitang magkatugma. So, ito na po yung video na kinuha ko sa YouTube. Sabihin, ngayon ay alam mo na ang ibig sabihin ng salitang magkatugma. Subukan naman natin kung kaya mo nang makapagbigay ng sarili mong halimbawa ng mga salitang magkatugma. So, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, pinamagatan po itong subukan mo. So, magbibigay lang ang mga bata ng salitang magkatugma o parehas ang tunog sa hulihan ng salita. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ito naman yung ating game. So, tinawag po itong animal racing game o sa Tagalog, karera ng mga hayop. Kasi mga hayop yung makikitang pictures mamaya. So, magbibigay lang ng salitang katugma ng mga salitang na nasa loob ng gulong. So, babasahin nyo lang yung pinaka-instruction ng game na to.
So, ito sa part na to, yun sa karera ng mga hayop, pwede natin siyang gawin group activity. So, sa bawat mga hayop, alimbawa, mayroong 10 bata nakasali sa inyong online demo teaching. Alimbawa, 2 bata para sa aso, 2 para sa unggoy, 2 sa pusa, 2 para sa kuneho, at 2 para sa kabayo. Silang magkakagrupo yung magtutulungan o magpapaunahan sila kalaban nila yung mga ibang hayop para makapagbigay ng mga salitang katugma ng mga nasa loob ng kulong na ipapakita natin isa-isa. So, kung sino yung unang makakapagbigay ng tamang sagot, ikiklik ninyo yung mga kahon dito sa kanilang katapat para gumalaw yung aso o gumalaw yung hayop. At kung sino yung pinakamauunang makarating dito sa finish line, syempre siya yung mananalo. So, punta na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito naman yung Who Wants to be a Millionaire? So, ito ay medyo sikat na nalaro, ano? So, ang ating panuto dito ay sagutin ang 5 katanungan ng tama. Maaring gumamit ng 3 lifelines para matulungan ka na pumili ng tamang sagot. So, tukuyin ang katugma ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang titik ng sagot. So, merong mga questions dito na sasagutin ng inyong mga estudyante. Ito na pala yung part ng ating engagement or pagpapalihan. So, ito yung picture, ito yung question para sa Objective 10 ng RPMS. Yung si Tala ay pala kaibigan sa mga mangyaniyang kaklase. So, dito sa part na to, lalagyan nyo lang siya ng konting explanation. Para syempre, ma-meet nyo talaga yung part doon sa ating RPMS na about sa mga indigenous people. So, ayan. Ayan na. And then after noon, after ng game ng Who Wants to be a Millionaire, dadating ka na sa paglalahat. So, tatanong mo sa iyong mga estudyante, ano ang tawag sa mga salitang magkapareho o magkasintunog ang hulihan? So, kapag naibigay na nila yung tamang sagot, which is yung magkatugma, pwede ka tumawag ng iyong estudyante para basahin yung tandaan. So, kung hindi pa naman sila ganun kagaling magbasa, pwede ikaw na rin yung magbasa. So, ang salitang magkatugma, ang tawag sa mga salitang magkapareho, ang tunog sa hulihan ng mga salita. Itanong sa mga bata, nakarinig na ba kayo ng bugtong? Yan. Ito na ay sa part ng pagpapalihan din. Yan, pagpapalihan. Ayan, nakarinig na ba kayo ng bugtong? Ito ay bagong game na naman. Ano po? Ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na may doble ang nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Sabihin, para sa ating susunod na gawain ay kailangan piliin sa loob ng saknong ang katugma ng salitang may salungguhit upang mabuo ang bugtong. So, ito na yung gawain sa pagkatuto bilang 4. So, ito ay Pinoy bugtong. Yan. Sa pamamagitan ng picture reveal, yun yung ating game. So, nandito na tayo sa paglalapat. Ito yung isang halimbawa ng bugtong, isang prinsesa nakaupo sa mamimili sila. Alin yung kasintunog ng prinsesa? Tasa o bala? So, halimbawa, ang sinagot nila ay tasa. So, ano naman yung sagot sa bugtong na yan? So, mamimili yung mga bata o halimbawa may tinawag ka ng isa kung anong number yung gusto niyang unahing buksan. Hanggang sa mabuksan na yung 8 kahon dyan, kasi sa likod niyan makikita natin yung sagot dito sa ating bugtong. So, next naman natin, nandito na tayo sa pagtataya. So, sa pagtataya, pinangalanan ko rin ito, activity na ito ng wikaharian. So, dito sa wikaharian, ang gagawin lang dyan, pagtambalin ng mga salitang magkatugma. So, dito sa hanay A, hanapin lang nila yung katugma niyan dito sa hanay B. So, i-coconnect lang nila. And then, and lastly, nandito tayo sa ating takdang aralin, gawain sa pagkatuto bilang 6. Bumuo ng 5 pares ang mga salitang magkatugma buhat sa mga pantig sa loob ng kahon. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. So, ayan yung ating assignment. At sa pagninilay, isulat sa kwaderno o journal o portfolio ang iyong nararamdaman o relasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Ano-ano ang iyong nalaman sa ating aralin?
magbigay ng 5 halimbawa ng salitang magkatugma at gamitin ito sa pangungusap. So, dito ilalagay mo lang ang iyong pangalan. That's all. Ayun po yung aking ginawang lesson exemplar sa Filipino na may topic na pagtukoy at pag-uo ng salitang magkatugma para sa ika-apat na markahan for grade 1. Kung gusto nyo po ng soft copy ng lesson exemplar na ito, ilalagay ko po yung link sa description box pati sa comment section, nakapin po doon yung aking FB page and FB group kung saan nyo po ako pwedeng i-message at kung saan nyo po pwedeng hingiin yung soft copy nitong aking ginawang lesson exemplar. Teachers, please don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong ma-update kung meron ako mga bagong ginagawang mga instructional or educational videos. Again, thank you for watching and God bless us all.